team. Oh, gusto yung pick agad. Ayun na pala. White Hats MENSA saka Digital Devs Infinity naglaban. Uy, nakita. Sila Yasuo. Sabi ko na nga eh. Si Yasuo. Ito yung nag-champion last time. Yep. DD Infinity. Yung si YB420. Oo, tinalo nila yung Pines. Ay, SGD. SGD. Sila Lex. Tinalo nila sila Lex. Okay, teka lang. Grak Kaja, yung ban dito sa side ng White Hats MENSA. Kami Claude ang gustong i-ban. So, open na open si Harris dito. Pero, syempre, dahil dun sa nerf now, hindi na siya... Wala siyang immobility, hindi na siya masyadong priority. Pero, delikado pa rin naman siya. Pero yung picks natin, Gushon, Minotaur, Guinevere, kaga dito sa side ng WHITEHATS. Tapos, Leomord, Lunox, medyo gustong maipagsuntukan ng WHITEHATS MENSA. Yasuo, kilala naman natin si Yasuo, isa sa mga kilalang players from Japan. And they, I think, kung si Yasuo, kung masyadong komportable dito sa kalaban nila, pwede ulit ito magpani. Diba? Pero meron kasing ano, meron kasing Minotaur, Diggy, syempre pang counter to Minotaur. And Guinevere, Gushion, napakalaking most likely yung damage output na binibigay ng two heroes na to, yung knock up ng ating Guinevere with the combination of Minotaur. Mm. And yung Gushion dito, pwede siyang kumil ng isang heroes eh, isang single hero lang talaga. Pero tingnan natin kung anong gagawin dito ng DD Infinity. Kasi meron silang Diggy. Ito yung magsisilbing ano nila eh, panglaban sa crowd control. Oh. Netong WHITEHATS MENSA. Esmeralda kagad yung magiging ban. Siyempre, si Esmeralda medyo bago-bago mga tao. Medyo nahihirapan pa sila ng contra si Esmeralda. Kasi consume, ano eh, consume health to barrier. Oo. Oh. Yun yung medyong kadayaan ng Esmeralda. Sobrang OP. And execute lang yung pwede mong pang-counter na spell. Mm. Kasi walang barrier sa execute. And kailangan mo lang sa Esmeralda is yung momentum niya kailangan mong iwasan eh, lalo na pag tumalon. Kasi doon nagsisimula yung ano eh, yung steal ng health niya eh. Oo, combo-combo na lang siya tuloy-tuloy na yun. Kaya niya nga makipag 1v5 eh. 1v1 sa 5. Oo, 1v1 sa 5. 1v1 sa 5. Pero yun nga, Kari magiging ban dito para sa DD Infinity. Cho is gonna be picked up. Uy. Pero Penta. Depende pa sa WHITEHATS kasi kulang na kulang sa marksman dito. Hmm. Sino ba tanke? Yan na si Toms. Siya na yung maging tanke. Nako. Ako. Teka lang. Hindi ko. Pa. Oy. Teka lang. Sino yan? Oy, wag din yan. Kailangan nyo ng damage output na malakas yung mga physical ano. Kaso binan kasi yung Claude tsaka Kari. Yun yung pwede mong pan damage eh. Actually, sa side nga nito, tatlong marksman pa na ginagamit lagi. Ayan, gaya na sabi ko, kung komportable si Yasuo eh, they can pick the funny. Magsa-cyclops ka, seryoso ka? Hold lang. Pinapakilig lang tayo dito. Pero I think si Rem, ano to eh, yung Cho dito, tank na to. Oh, tank Cho. Komportable niya, 100%. Komportable dito si Yasuo na mag-funny. Wala eh, nararamdaman ko na lamang tong DD Infinity dito. Oo, lamang na lamang. Pati sa damage output na ibibigay. Kasi, Gushion and Guinevere, kailangan pa mag-setup na maganda niyan eh. Oo. Tamus, kailangan ng Tamus mabilis na farm para makapag-online, makapagsabayan to early game to mid game. Mm. Pero kasi Pani and Cho, rotation ng Cho, rotation ng Pani, di ba? Napakaganda ng map coverage na naabot sa punto na pagdating natin ng 5-minute, 6-minute mark, nasa top lane sila, mamaya-maya sa bottom lane sila, magagank yan. Siyempre, ganun na ganun din ni yung playstyle ni YB420 nung MPL din. So, talagang all across the map coverage talaga yung balak nila. Try to control as much all the lanes, map as possible. Pati yung mga neutrals, kinukukunin din nito matik nila Yasuo eh. Pero, for the side of WHITEHATS MENSA, hindi ko alam kung paano sila sasabay dito sa Fanny and Joe. Welcome to Mobile Legends! Isang malaki. Tamus lang ang ano eh. Pwede sumabay sa ano eh. Pero hindi ganun kakunat yung Tamus. Kahit sabi mo mag endless battle and bloodlust action eh. Oo, hindi pa rin. Lifesteal hindi kaya eh. Hindi pa rin kaya. Pero mukhang, tama ba to? Tatlo yung nakikita ko sa mid? Yep, tatlo na nga makikita dito sa mid bago magsimula rotates. So guys, ito na yung laban natin. WHITEHATS MENSA versus DD Infinity. Ngayon, nakikita natin dito yung lineup ng both teams natin. For me, medyo lamang dito yung DD Infinity based on heroes and rotation lang yung ginagawa dito ng both teams. Kamang neutral creeps lang. Kinukuha muna yung objectives bago makipagsabayan. Kailangan nila ng levels eh. Yun na yung mahalaga eh. Levels ang mahalaga sa umpisa eh. Kasi sino yung unang mag-level 4 Matic? Yun na yung Matic, advantage. Oo. Eh. Pero gusto ko yung ginawa ng DD Infinity dito. Nila Yasuo sa ni YB420. sobrang dali lang kasi nila mag-clear ng wave. Tapos nag-invade pa sila. Pero habang nangyayari, mabukan si Fanny.
Gustong may pagsuntukan doon sa jungle. Nako. Yun yung sinasabi ko. Pero tingnan mo yung HP, oh. Ubus ka agad yung HP ni Benjen and Susan kagad. First blood. Yun yung sinasabi ko. Yun yung sinasabi natin. Oh my God. At ito pa guys ha, ito ha, sa mga nanonood guys ha, bakit lamang lalamang dito yung panic? Kasi walang stun dito yung WHITEHATS MeSA. Eh. Walang clickable stun eh. Ang pwede kong kumuha, Minowan Fury, kung lalapit yung panic or yung knock-up dito ng Guinevere. Sila lang dalawa. Eh, masyadong malikot pa si Fanny. Kung nag-pick up sana sila ng Kaja, ibang usapan na yun. Kaja, oh, Divine Judgment. Or sila mag-pick ng Cho kasi pag nag-cable kasi yung Fanny, pwede mong i-click agad yung Way of the Dragon eh. Oo. Para mahuli. Pero teka, habang nangyayari yung bottom lane, medyo tamang kill lang ulit yung DDP. Dive sa ilalim na Tori. Wala silang pakialam. Si Piolo. Sa level 4 na rin sa si Piolo. Paswal na matay. Si Yasuo medyo nasa delikado. Pero si Minotaur, force the flicker out. Level 2 pa lang siya. Si Papa P, pinasok sa tower. Pinasok si Papa P, sir. Papa P, ano ba yun? Papa P, bakit ka naman, bakit ganun? Ba't ka nagpapapasok, Papa P? Ano ba yun? Pero you know, sobrang aggressive na rotation. Kita-kita naman natin, there goes sa Jeet Kune Do. Way of the Dragon, hindi i-expend kasi alam nilang mamapatay nila kagad yun. Jeet Kune Do with the Shinpo, sobrang laking damage na ibibigay. Reverse time coming here from Diggy and Minotaur will get that. And I think DD Infinity ngayon with the 6-0 standing. Kukuha na sila ng turtle. At ngayon, WHITEHATS MeSA medyo nasa bingit kagad ng pagkatalo. Maagaga, 2 minutes. 2 minutes pa lang bingit agad talaga. Oo. Kasi ito yun eh, isipin mo. Maganda yung composition nila, pero yung composition nila kailangan mag-ramp ups from the early game to mid game. Yung ginawa ng DD Infinity, dinenay nila yung ramp up na pwedeng gawin ng WHITEHATS MeSA. Tingnan mo, yung sa jungle pa lang, inuna na kagad si Gushen sa si Minotaur. Eh, behind kagad sila. Tingnan mo, si Minotaur, hindi pa siya level 4. Yup. Eh, kaya Minotaur, isa sa mga, ayun yung mismong hard crowd control nila. Pero sa gantong lineup kasi ng DD Infinity, paano ka mag-step up sa Pani and the Cho? Eh, also, they have the Diggy, yung mismong pang arc nemesis dito ng Minotaur. Oo. Actually, itong Cho and Pani, hindi na, wala na to eh. Kahit pumasok na yun, wala na silang pake kasi walang panghuli. Oo. Eh, pag nakita mo na si Fanny, nakikable pa muna sa'yo, bitawa mo na sa cellphone mo. Wala tsaka akong itong gago, eh. Cho, yung Jeet Kune Do, may Diggy, anong gagawin mo? Paano mo maano yung ano? Oh, teka lang, Sir Chief! Ang ganda na Minowan Fury na ginawa doon, pero wala sila lang masyadong damage doon. Order Brilliant is gonna be committed there over at the bottom lane para mag-secure na kill, pero Minotaur is gonna fall down. That is gonna be a 2-4-0 trade. So far, wala pa na mahamatay sa DD Infinity. Grabe yung steel blade dito. Angela is the Way of the Dragon coming here from Cho, killing Gushion and 4 members for the side of WHITEHATS MeSA has been killed. And that is a 4-4-0 para dito sa ano, DD Infinity. Ganun kabilis yung gameplay ng DD Infinity. Oh, mga 4 minutes pa lang nakaka-pick up ni YB420 na Athena Shield. Napakabilis na Athena Shield yun. Oh my God, ano ba nangyayari? Ano ba? Dapat nag-research kayo, DD Infinity. DD Infinity yan. Protektado na si YB420. Willing na siya pumasok kayo. Pwede na, naka-Athena Shield na eh. Sobrang kunat na niyan. Ano, ang kalabel lang naman dito ng... Medyo. Kala ko kuha siya ng... Kala ko, Jeet Kune Do eh. Nakap, sabay Shinpo babalik with the Way of the Dragon. Pero walang masyadong katulong dito. Reverse time. I think mapapatay yata dito yung ating Tamos. Pero sumali pa si Angela. And kulang yun. Kulang yung... Medyo kulang na kulang. Lightning Truncheon being picked up by Yasuo. Minowan Fury, wait lang. Mag-order time. Ito, order time. Mag-time journey ako dito. Time journey. Wala na. GG na. 3-4-0. Oh my God. Oh my God. This is ML Legends, mga kaibigan. DD Infinity. Once na nag-ramp up yung kalaban, wala ka na magagawa. Tignan mo yung gold lead. 10,000, 5 minutes into the game. 8,000. 8,000 pa lang ang MENSA ngayon. At 5 minutes, gaya nga nasabi ni Nomad. And ganun kalaki na kagad yung advantage ng DD Infinity. Hindi namin alam kung bakit ganito yung lineup kasi. Okay yung umpisa eh, Gushion, Guinevere. Oo. Pero pagdating, siguro na-outpick din. Hindi sa out, na-outpick sila. Nagkamali lang sila na kinuha kagad nila si Mino. Pero yung isa ko rin masasabi dun, yung Angela pick kasi medyo EPJ. Kailangan, kung mag... Kung mag-Angela kasi kailangan merong damage outputter na kailan. Pero... Kasi, kung may Granger kayo, pick upin nyo na si Granger. Di naman ban si Granger. Well, sa MPL kasi ban si Granger. Dito, hindi. Feeling ko dati nila binan yung Kaja.
dapat hindi nila binanggit sobrang Yasuo yung siguro hindi rin nila kilala yung kalaban nila. Siguro, yun na rin yun eh. Nagulat lang din talaga. Pero kita nyo yung cable dito ng ating Kirito, nasabang sakit niyan. Napakaganda rin kasi ng cable management ni ano eh. Mm-hmm. Ni sunod. Kirito. Ganun ka bilis pumatay yung Fanny. And gaya nga nasabi natin, paulit-ulit na lang, paano nyo hulihin? Fury, time journey. Yun na. Ganun ka lang eh. Wala. Oh my God. Biruin nyo guys, ibon lang pala ang pantapat sa malaking toro. Siyempre, mas masarap ang bulalo kesa sa tinolang manok. Andaan niya mga kaibigan. Sobrang lambot din talaga ni Mino eh. Wala tayong pwede ibang sabihin dun eh. Sa crowd control lang talaga nagsosuperior yung Minotaur. Pwede tayo magpa-item check dyan. Item check nga tayo, Bobby Tricks. Isang mabilis para makita natin yung advantage talaga. Habang pinupush nila itong mid-turn. Pero wait lang, habang nangyayari over in the mid lane si Minotaur. Grabe kita. Napakalambot, Kirito. Almost dies. Buhay na buhay, wala silang pakialam. Dito lang kami sa tore. Papa P, walang buhay. Umuwi na sa base. Ako. Saktong... Wala, eto na yun. Wala na tayo. GG na to, GG na. Feeling ko guys, pesa niya na pero i-re-re-re-re-re. Wala tayong masabi kasi yung Fanny sobrang bilis. Gumalaw from mid lane to bottom lane. Nakita niyo ba yung cable nun? Napakaganda talaga may cable match. Tignan mo naman yung burst damage na ginagawa nila. Outbursted pa si Gushon na dapat isa sa mga malakas mag-burst talaga. Si Minotaur wala siya masyadong ambag dito. Di siya makapag-binawan Fury. Yung heal niya, hindi pa nakakatulong. Yep, tama ka. And yung Choring kasi hindi na takot, wala nang takot pumasok kasi meron siyang Athena's Shield. Oh. Meron siyang Immortality. Protektado pa ni paring Diggy. Nag-rhyme pa yun, di ba? Kasi Kirito may Blade of Despair pa. Eh di mas malakas, mas masakit na ngayon yung mga cables niya. No, kasi barbell pre, feeling ko donkey yung kabayo ni Leomar din. No, donkey na donkey pre. Donkey na donkey. Wala yun. Hindi kina... Sobrang ano ng nila Toshi. Sobrang basic lang. Pero yun, nakapuli. Jeet Kundo, pupunta Way of the Dragon, taken out kagad. Wow. Si Minotaur so fast. Usapan, Order Brilliance gonna be committed. Mukhang... Alam ko na ba't sila nag-Angela. Para pag nag-knockup yung Guinevere, sasanib yung Angela. So, made plus damage with the pabebe wave. Yung mga pabebe. Pero, nagsayang ka ng heroes dun eh. Diba? May gusto lang may point out dito. 8 minutes into the game, sakala nagkaroon ng concentrated energy si Guinevere. 8 minutes. Sobrang behind talaga. Behind. And kita nyo naman guys yung gold lead. 31,000 to 14K. Ganun kalaki. Wala na, systematic na yung pagano dito. Super minions sa lahat ng lanes. Hindi pa nga, wala pa nga napapatay. Ayun nga eh. I guess kung yung comeback mechanic dito ng WHITEHATS MENSA is... Mawala ng wifi. Isa na yun. Grabe ka naman dyan, sir. Okay, pero limang wipeouts, tapos tamang push lang para lang makabawi kahit papano. Pero paano kayo makakalimang wipeout kung si Diggy laging on time yung time journey niya? Yep. And paano mo makaka-wipeout? Kung yung Fanny rin kasi, hindi mo mahuhuli. Oo, diba? Yun din. Tsaka, pag may Fanny sa kalaban, tapos wala kang panghuli, ang dami mong problema. Napakaganda diba? Naman ng Way of the Dragon. Yun, isa na yun, yung Way of the Dragon ng Cho na naka-immortality. Wala nang takot yun eh. Kasi anytime pwede kang i-Jeet Kundo eh. Tapos Way of the Dragon, yan, speaking ngayon, yung ginagawa niya, pumapasok ka under the tower. Sakto, pero... Order Brilliance na nakapatay ulit na isa pa dito. Pero this is gonna be game. Ganun kabilis ang game natin. Ganun kabilis. DD Infinity. Victory! With that splendid game. Oh my God. Sorry ah, pero sinasabi lang namin, we cast what we see, we say what we see. Grabe yun.